Bagong statement ito si Badoy at ito ay patungkol kay Risa Ontiveros dahil alam naman natin kung paano ipursigi na Risa Ontiveros ang investigasyon ng Senado kay Kibuloy. Sa dami nga naman ng karumal-dumal na akusasyon laban kay Kibuloy ay dapat talagang paimbestigahan. Dapat talagang kumilos ang Senado at syempre alam natin na kumikilos na rin nasa korte na rin eh mga reklamong ito, may kaso na naisasampa. Napakalaking usapin ngayon etong kay Kibuloy na sa tingin ko ay matagal na sanang natuldukan, matagal na sanang humarap sa hustisya etong si Kibuloy. Sabi nga ng US government, very soon Kibuloy will face justice. At yun talaga ay mangyayari. Dekada na po ang nakalilipas. Napakaraming kaso na dapat ay ituloy at isampa na nga. So ayan na, andyan na po, may pahayag na po ang DOJ na kailangan ng sampa ng kaso itong si Kibuloy sa mga reklamo na talagang karumal-dumal. Bago yan, ang sabi na itong si Badoy, minsan na itong si Badoy, no, kung titignan niyo po, hindi mo mawari kung ano ang dahilan ng kanyang pakikipaglaban at kung ano yung pinaka-intention niya, di ba? Pero bottom line, sa tingin ko may plano rin eto si Badoy. Sa tingin ko may political ambition din etong katulad na etong taong ito. Kasama na rin siyempre yung kanyang partner diyan sa programa sa SMNI. Sabi niya nung wala pa daw lumalaban sa CPP, NPA, NTF, ang una daw kasing lumaban ay etong si Pastor Kibuloy. So parang magtataka ka, paano niya nilabanan ang CPP, NPA, NDF? Hindi porket hindi ka sang-ayon sa grupong yan, ibig sabihin lumalaban ka na. Ibig sabihin meron ka ng mga konkretong steps para nga labanan at para mabuwag ang grupong yan. Natural hindi. Natural hindi mo rin kaya yan. Si Kibuloy daw ang naandyan para lumaban na mag-isa. Hindi pong parang bigla na lang na may sumulpot na ganitong papuri naman kay Kibuloy. Etong si Badoy, nung wala pang nagsusugal laban sa CPP, NPA, NDF, si Pastor sumusugal na daw etong si Pastor Kibuloy. Ngayon, hanggang ngayon, na ang SMNI lang daw ang nag-iisang network na lumalaban sa CPP, NPA, NDF nga, ginigipit pa ito ng gobyerno. Yan. At ni Risa Ontiveros daw. So nakikita na itong si Badoy na panggigipit ang ginagawang ito. Panggigipit yung mga investigasyon, panggigipit yung yung pag-invite dito nga kay Kibuloy para sa investigasyon sa Senado. Saan doon ang termino? Saan doon ang sinasabing panggigipit netong si Badoy? Mukhang wala naman, mukhang napakalabo eh. Sabi niya dito, Risa Ontiveros, kaibigan ka ng CPP, NPA, NTF. You see? Hanggang dyan, ganyan pa rin po mag-akusa at man-red tag itong si Badoy. At kung titignan niyo po, hinding-hindi mawawala sa mga statement itong si Badoy na kung siya ay lumalaban dito sa CPP, NPA, NTF. Ang malaking katanungan, paano ka lumaban? Ano ang intention mo ng inyong ano yung konkretong sistema? Paano kayo lumaban? O diba? Former NTF ALCAC spokesperson Lorraine Badoy, who was recently found guilty of online red tagging, a Manila judge who questions the relation of Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros with the Communist Party of the Philippines. Meron daw relasyon. Meron daw na mukhang kaibigan daw na itong si Risa Ontiveros, ang CPP and NPA. Sabihin na natin kakilala, pero anong punto mo, bakit mo kailangang ipagdiinan na baka daw kaibigan niya? Porkit nagtatrabaho at binubusisi ni Risa Ontiveros dahil sa kanyang pinamumuno ang committees dyan sa Senado. Porkit ginagawa niya yung kanyang trabaho, ganito mo na ireta, ganito mo na akusahan ang isang Risa Ontiveros. Ang malaking katanungan kasi dyan, talaga ba na ang kalaban nyo ay CPP, NPA, NDF? Kayo dyan sa SMNI, hindi ba't ang kalaban nyo ay ang mga sarili nyo?
Hindi ba't kaya kayo nagkakaroon ng mga ganitong isyo ngayon? May mga kaso kayo na kukontempt kayo sa Kongreso? Hindi ba't kaya meron kayong mga ganyan ay dahil na rin sa mga pinaggagagawa nyo? Bumabalik po sa inyo ang inyong mga akusasyon sa mga taong wala namang kinalaman sa CPP, NPA, NDF. Bumabalik po sa inyo. Yung mga taong inakusahan at niredtag na ito sa Badoy, meron dyan may mga napahamak, meron dyan nanganib ang buhay. Pero ano? Ano nangyari? Diba kayo ang nasasadlak ngayon sa mga kaso? Nang ibig sabihin, mukhang kayo ang totoong kalaban ng ating gobyerno. Kayo ang salot ng ating bansa at hindi ang CPP, NPA, NDF. Good luck!